Tas. Simple lang yan. Yan. So, hello sa inyo mga ka-DIY. So, meron tayong ngayong washing na i-repair dahil tutulungan natin yung ating ka-DIY din. Yung sa bahay lang nagre-repair yan. Sa mga gusto matuto sa repair, maaari nyong gawin ito sa bahay lang or magsimula kayo sa maliit na business kagaya nito. Okay, makakatulong ito mga ka-DIY para sa inyo. So, ang problema nga pala ng ating washing machine ito, yan. Kapag ginamit, pag itinesting nila, mabilis umilit yung motor. So, kapag mainit ang motor, may problema pa yung motor pag gano'n ang nangyayari mga ka-DIY. So, meaning, magbubukas tayo ng motor noon at ituturo ko sa inyo kung paano kalasin, kung paano isauli, at kung paano i-repair. Yan, para sa mga trouble na magkakaroon ng trouble ng mga ganito, may susundan na kayo mga ka-DIY. So, ito na. Tatanggalin na natin yung motor. Ipapakita na natin sa inyo step by step para magkaroon na rin kayo ng kunting kaalaman para sa mga nagsisimula dyan, sa mga repair yan. Sa mga master dyan, saludo na ako dyan sa inyo mga master. Yan. So, simulan na natin ito mga ka-DIY. So, ang brand nga mga ka-DIY, so iulitin ko lang. Sharp, 6.0 kilo. 6.0 kilogram capacity. Yan. So, twin tab siya. Ganun siya, isang wash at saka isang spinner. Yan o, dryer. Okay. Dito sa likod mga ka-DIY. So, madali lang naman kalasin. Meron naman siyang dalawang screw dito sa gilid. Kunin nyo na lang at tapos tanggalin. Ayan. Tapos meron siyang screw dito sa ilalim. Tatanggalin nyo yan dito sa ilalim. Saan part na sa ilalim? Silipin lang sa ilalim, meron niyang screw. Pwede yung tanggalin sa mga gilid. Tapos kalasin. Then kalasin natin to. Ayan. So ito, uulitin natin mga ka-DIY para malaman natin kung bakit madalas uminit yung motor kahit pagkabit pa lang umiinit. Yan, so para magkaroon na rin kayo ng kunting idea or knowledge kung paano i-repair, okay? Tanggalin muna ito sa itaas. Itong part na ito, tanggalin yan kasi yan yung itong mahawak sa door switch o yung sa ating pinto sa itaas. Yan. Tapos sunod naman yung okay na itong drain kasi nakakapit naman dito sa kanyang tab. Yan, tapos tumbahin na lang natin mga ka-DIY pag ganun. Tanggalin mo natin yung belt dito. Baba lang. Then paikutin. Ayan. Pag natanggal na, baba pala ito mga ka-DIY. Ito. Itong part nito kasi ito yung mahawak dun sa spin motor. Gumamit ng 8mm or 8mm na T-wrench. Ito improvised lang mga ka-DIY. Bumili kayo nito. Meron sa hardware. Meron marami. Okay. Dito yung sa ilalim meron dun sa loob na 8mm para sa spin motor. Kalasin na lang ito, gamit. Para matanggal lahat. Then saka natin hugutin sa itaas at ipatumba na lang. Okay. Simple lang mga ka-DIY. Sunod naman kalasin itong tatlong piraso dito. Ayan, may nakikita nyo tatlong screw. Kalasin na lang natin yan. Then, iangat natin to. Kasi ito yung may problema. Mabilis daw uminit. Ito. Yan, itong part nito na motor, mabilis uminit siya. So, gagawin natin, ililipat natin ito sa kabila, ganito. Ito. Lalagay natin yan. Tapos ito, babalik lang natin pansamantala dito sa itaas. Then, balikan natin dito sa likod. Ka-DIY. Para dun pala sa ibang mga washing, iba-iba kasi mga coding nito, baka magkamali kayo sa coding. So, nangyayari kasi ibang color code dahil na rin sa minsan, pinagpapalit na sila ng motor, nag-iba yung coding. Kaya kung sakali lang, magtitira kayo. Kung saan kayo magtanggal ng motor, ito. Sundan nyo lang ang tatlong wire na yan. Then, mag-cut kayo dito ng konti para sa madali ang coding na pagbalik. Ganun lang yan mga ka-DIY. Ano. Pero ito, naka-coding naman siya. Kaya pwede natin kalasin. Ayan, naka-coding naman siya. Hindi naman kayo namili ito. Pag kayo, mag-cut kayo, magtira kayo ng konti para mabilis lang siya ibalik. Ayan, so tanggalin natin ito. So ang sharp naman kasi ito, naka-coding na kaya hindi kayo mahihirapan.
Kahit pag halo-haloin lang, eh, okay lang yan. Kasi naka-coding naman siya. Hindi kayo malilito. So, ayan, kalas na. Okay. Tanggalin muna natin tong motor niya. Tingnan natin. Okay, biyakin natin to kasi umiinit. Ay, papakita ko sa inyo kung paano i-repair. Kung saan ang may problema. Okay. Gumamit pa rin ng 8mm. Ayan. Papasugutin to sa itaas. Mabilis lang yan. Then, ang kanyang type ay hindi siya screw type kasi iba, nut yung nilalagay nila dito. Yung mga old, meron din nut. Pero kasi ngayon, naglalabasan na yung motor na rimatsi na yung ganito. Rimatsi. So, tatanggalin natin ito at ibabalik rin natin kung paano tinanggal at kung paano yung proseso ng pagbalik nito. Okay? Tanggalin natin. So, ito yung gamitin natin mga ka-DIY o, tubo lang. Ayan o. Sa mga pang patanggal ng spark plug pwede kasi may kantuhan siya, madali siyang ano para hindi masira yung pag tinanggal natin. Ito yung may kantuhan. Ayan o. Yan. Bakal. Ipatong lang sa ilalim. Yan. So, nagpatulong tayo sa may-ari. Ayan. And, gumamit dito. Sinsil. Ayan o. Concrete nail. At saka isang martilyo. Ganun lang. Okay. Dito natin tirahin sa itaas. Simple lang yan mga ka-DIY. Okay, nalimutan pala natin mga ka-DIY. Bale ito pala, kaya umiinit siya, imaluwag to sa itaas to. Ito normal lang naluwag, yung pataas baba, normal lang yan. Ito sige ito pag ginalaw maalog. Kaya minsan kunting-kunting alog lang. Ipapaliwanag natin mamaya pag nabuksan na natin. Kunting alog lang kasi ito dito banda sa itaas. Kaya umiinit dahil sumasaya dito sa rotor niya doon sa loob. Okay, buksan na muna namin mga ka-DIY. Okay. Okay, gumamit ng flat screwdriver. Yan. Dito lang sa itaas, ingatan na huwag matusok ang windings. Ito lang, apat lang yan. Ayan o, pasimple lang mga ka-DIY. Then, tanggalin natin to. Ayan. Ayan siya mga ka-DIY, maluwag. Ayan o, ayan. Ayan, papansin nyo. Pag ganun ang alog, parang ano, bearing. Pag ganun ang alog. Ayan o, alog. Ayan. Ito, sumasayad na ito, rotor niya. Dito. Dito sa gilid, sumasayad yan kasi naglilika ng init. Yun ang init niya na pinaproduce. Kaya mainit yung motor kaagad. Kunting gamit lang ay mainit na. Ito kasi hindi mo makita ito ng mata. Kailangan ng pakiramdam sa isang busing at saka isang shafting. Okay. Kagaya lang na yung mga electric pan yan mga ka-DIY. Ganito lang yan. Oh. Kung bakit siya naglilika ng init. Yan. Ganipis lang ng hibla ng papel. Itong sa gilid na ito. Kaya kapag dumikit itong rotor na to, pag dumikit dyan sa gilid, maglilika ng init yan. Dahil mamimerso yung magnetic wind, yung magnetic coil natin. Mamimerso yan, magkakaroon niya ng init dahil dito nga, bumabangga sa gilid, ayan o, may markings kunti. So, ang papalitan dyan, dahil dito na part malog, ito yung papalitan natin yung bushing niya. Okay? So, presence of mind, baka mawala ito, yun napaka-importante. Spacer, maliit. Okay? Kalasin natin to mga ka-DIY ito. Kalasin natin, palitan natin ng bushing. So, mga ka-DIY, ito yung papalit natin. Ayan. Ito yung papalit natin. Ito ay may klase, may ano, may ulo. Ayan o, ngayon, may ulo. Yung original niya, wala. Ayan, ito kasi, bagong motor ito na biniyak ko. Pero pwede pa itong bushing pang gamit. Okay, pamalit natin. Yung original niya, walang ulo. Itong pamalit natin, may ulo. Wala rin problema yan kasi dito tayo mag-a-adjust niya, no? Yan tawag na conversation pagdating sa bushing. Ika-cut natin to para
kumasya itong ating bushing na papalit. Okay, tanggalin lang muna natin to. Tanggalin ko to tapos ilipat natin dito mismo. Dito. Okay? So ganito lang yan mga ka-DIY. So mga ka-DIY, aalisin natin to. Itong sa gilid. Gumamit lang kayo ng flat screwdriver o kung kayo mga ganitong klase. Ano. Yan o. Yan. Then, tirayan na natin dito sa gilid. Okay? Ganito. Then, gumamit ng martilyo. Okay? Unti-unti lang mga ka-DIY, ano lang, ganito lang, gayahin nyo lang. Okay. Then. Okay mga ka-DIY, okay lang itong ganito kalaki. At saka may ulo, okay lang yan. Pero kung mas maganda meron nito, ito yung pamalit natin. Pero wala tayong nadala, ito yung nadala natin. So okay na yan mga ka-DIY, ganito lang. Ilagay lang natin ang pesto. Tapos ilagay natin dito. Lagyan natin ng kunting oil, okay? Ayan tulad yan. So ayan, bali lagyan natin ng oil. Lagay na natin yung kanyang metal plate, yung kanyang pressure plate ito. Ito kasi yun lang nagbibigay ng pressure para hindi gumalaw itong bushing natin. So ibabalik natin yan mga ka-DIY, ganito lang. Kagaya lang ng pagtanggal, ganun din. Okay, nakahang yung itong una nakabaon, ito nakahang. So i-clip lang natin dito muna, unahin sa gilid, top, then ibalik natin, nisunod natin itong dalawa para mabilis lang. Ganito lang yan. Oh. Okay, flat screwdriver ang gagamitin natin. Sige be. Okay, ganito lang mga ka-DIY, ipitin natin ang itong kuko. Yan, okay. Kung meron din naman, hindi ko kasi nadala yung clamp, mas mabuti may clamp ito para mas mabilis. So okay lang yan mga ka-DIY, ganito lang yan. Oh. Ayan. Ayan, paluin natin. Balik. Ayan. Clip na. Ito naman sunod, isa. Ayan. Okay, nabawon na itong dalawa. Sunod na naman natin itong dalawang to. Okay? Ito lang. Same process din. Itong pang last, ito gamitin natin, flat din dito, pag ganito lang, sa gilid. Kontrahin pag ganun, ganito. Yan, kontrahin natin dito. Yan, para bumalik sa dati, flat lang, kontra, sa gilid, yan o. Yan. So, nabalik na natin. Then, try natin kung mahigpit o hindi, dito. Kailangan mahigpit, yan, gagaya nito mahigpit. Bawal yung alog dito kasi masisira yung shafting, kakainin nito ng bushing yung shafting kapag maluwag ang pressure plate natin o metal plate nya. Itanggalin natin to dahil magbabawas tayo. Kung ano yung dinagdag dito, kung ano dinagdag natin dito, ganon din yung ibabawas natin dito. Okay, so simulan natin, tanggalin natin tong spacer nya. So ito ipapares natin dito kasi mahaba yung ulo nya, ganito lang. Ilalagay natin dito sa ulo din. Yan ito. Then, ikakat natin to. Yan o. Yan, ikakat natin to. Kasi umaba yung ulo nya. Yan, yan. Dito natin ikakat ng lagaring bakal. Okay, cut natin. So, yan na mga ka-DIY. Pinutol na natin. Okay. Tapos, balik natin to. Yung pinutol natin, ito na. Yan. Okay, balik natin dito. Okay. Yung maliit na spacer, ito yung nagpapadulas. Ibalik rin natin to. Okay. Okay mga ka-DIY, ibalik na natin. Okay, dito sa gitna, ibalik natin. Ayan. Okay, dapat maganda rin yung play. Okay. Ibalik rin natin tong takip nya. Okay. Dito. Tapos, kung hindi kayo marunong magbalik nito, mga ka-DIY, bumili na lang kayo ng thread. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magbalik nito. Okay?
So ito, paluin natin ito para medyo malaki. Medyo malaki ito. So paluin natin ng konti dito. Ganun. Paikot lang ganun, paikutin natin sa habang pinapalo natin, paikutin. Okay, ganito lang 'yan. Hinay-hinay lang. Ganun lang. Atin tong isa. Okay, sunod naman to isa. Same procedure lang. Ayan, tapos na. Dali lang yan. Okay. Para huwag sumabit mamaya kapag nilagay natin doon sa part ng ilalim na. Pag na tayo magbabalik na. Okay? So, salpak na natin dito. Ganun lang oh. Ayan. Kagaya lang, procedure lang nauna. Okay, isa. Okay. Dalawa. Kapag matigas, pag bumaon at saka matigas, ulitin nyo rin dito. Okay? Ganun lang. Bilis lang yan, mga katrupa natin dyan. Okay. Then, ayan na. Pa-cross lang yung pagtira para maganda. Okay, kailangan lang dito sa ilalim. Tapos, itong dulo ng electric pan, mas mainam ito kasi medyo nakabend na yung dulo niya. Ito yung ipapalo natin dito sa itaas. Dito. Palo natin dito. Ayan o. Ayan, ipalo natin dito one part. Para bumuka. Ito bumuka at saka gumanda yung ano niya. Para bumalik siya sa dati. Okay, ganito lang. Mantra dyan eh. Sino? Di mo? Wagid. Bakal lang kura. Ginanapir lang ano. Nami, may ano kao? Pwede mo kumakaroon mag-tribles. Alang. Uy. Lahat na. Okay. Okay. Gumamit ng matilyo ganito para mag-reset sa busing. Ganito lang. Yung rubber lang, huwag paluin ng ganito. Okay? Para mas maganda yung play niya. At saka siyempre may play din. Okay? Yung play na ganito, yun ang nagsira. Pero yung play na ito, yung natural lang yung taas baba. Okay, salpak natin to sa motor mga ka-DIY. Okay, salpak na natin. Okay, balik natin yung kanyang pulley. Okay, gumamit ng 8mm or 8mm. Eh, sundan naman ng 10mm ito, lock niya. Ito, sa itaas. Kailangan nakahang yung 10 para wag ma-lost thread. Kasi kapag pilitin yan, hang, ano yan, lost thread yan. Ayan. Tapos, lagyan natin ang nut na dito. Yung screw niya, ibalik na natin. Okay, balik na natin yung ano niya, katawan niya dito. So, guys, ibalik natin itong ano, itong kinuha natin to sa dryer kasi yung pinakalak natin kanina tinanggal. Okay, balik na natin, isang piraso lang naman 'yan. Doon. So, 8mm. Okay. Balik natin. Yan, tingin. Okay. Then, sunod natin itong lock niya ng dryer doon. Ito yung pinaka-ano niya, clutch. Pinaka-preno niya sa lalim. Okay? Balik natin dito. Pantay, suntok, pantay. Then, sunod natin itong ano niya, dito. Ayun. Sunod, connection na tayo mga ka-DIY, ganun pa rin. Okay mga ka-DIY, bale, naka-coding naman yung kahit kalasin natin lahat, wala problema. Naka-coding naman yung kanina.
Kaya ibabalik natin itong dalawa sa itaas, itong tinanggal natin, naka-coding yan. Kailangan sa itaas at saka sa ibaba, iba. Okay, naka-coding naman, so ito, red to red. Okay, red to red. Tapos itong red din, kapasitor, timer, at saka motor ay magkasama yan. Ganun lang. Yan. Kapag kayo ay magko-coding na lang kayo, magpuputol na kayo ng konti para pagbalik, alam nyo pa ibalik. Okay, ito rin, naka-coding din siya. Blue, blue sa blue. Kuha kapasitor, motor, at saka timer yan doon, ang tatlong ito. Ganun yan sa kabila. Then yung isang item na ito, ito yung common natin. Okay? Uy! Pantinesya. Okay, testing na natin yung motor. Tayo natin panda rin. Saksak natin mga katropa. Ayan. Bali lagyan natin, kinabit na natin yung belt. Madali lang naman, ikabit. Okay, saksak natin. Then on natin yung timer doon sa itaas. So ayan, okay na siya, umiikot na. Ayan. Yan kasi umiinit at saka garalgal, yung tunog niya garalgal. Kaya natin binuksan. Ayan. So okay na yung ano niya. So testing natin sa kamay dito, sa pulsator. Dito sa pulsator, malalaman kung malakas o hindi dahil sa pamamagitan ng kamay lang. Kapag pinigilan, ganito, nag-stop na. At saka pinigilan, kailangan hindi siya mapipigilan kapag umandar. Okay, pa-on natin uli. Ayan, kagayaan yan. Hindi mo mapigilan o hindi mo mahawakan, meaning yan na yung belt ay kapit na kapit at yung belt ay kapit sa ano gearbox. Ayan, sa gear niya. O sa pulley niya, pulley. Meaning yung ginawa mo ay perfect. Ayan. So okay na yun mga ka-DIY. Dito na tayo sa wiring. So off muna natin. So okay, yung mga pinag-tape na nilagyan natin ng tape, pagsama-sama natin yan, lahat sila. Ganito lang. Ayan. Para sa mga beginner lang naman ito mga ka-DIY, sa mga master dyan eh, alam na ito. Wala naman diyang, sundan nyo na lang kung paano kinalas. Ayan o. Ayan. Pagsama-samahin lang silang lahat dito. Okay. O sila, kahit walang ganito, lagyan nyo na, maghanap na lang kayo ng mga plastic na pwedeng ilagay. Kasi depensa yan sa moist. Iwas grounded sa mga washing. So ayan. At saka lagyan natin ng tape dito. Ayan, lagyan natin ang tape, balutin natin dito sa katawan ng wire. Mga ka-DIY, okay lang. Okay nito. So, ayan. So, hanggang dito lamang mga ka-DIY at kitang-kita ulit tayo sa susunod nating video. Yan sa mga bago diyan eh, paki-subscribe na lang ng ating channel. So ayan, sa mga baguhan pa lang. So sa mga maraming salamat sa inyo at sa mga bago pa lang bisitahin niyo palagi ating channel. Ayan, so maraming salamat sa inyo. Dito na lang JM Tutorial, Mr. Vin TV. Please subscribe to our channel. Bye-bye mga ka-tech.